Isang magandang umagang muli sa ating lahat. Narito na, sumasa inyo ang Trebrand TV, The Baking and Cooking Channel. To keep you more updated about baking and cooking, don't forget to subscribe to my YouTube channel, Trebrand TV. The recipe for today is napapanahon talaga ngayong bear months, no? Magmula September, October, November, and December. At ito'y tinatawag nating inangit or inangit sa gata. Isa sa paboritong pagkain ng mga Pilipino. At hindi lang naman ito pang holiday recipe. Anytime ay pwede natin gawin ito. At ito'y masarap na snack kasabay ang kape or any hot and cold beverages. Kailangan may 2 daon tayo ng saging at itatapat natin ito sa apoy para mapalambot natin yung dahon ng saging at hindi siya napupunit. Pupunasan natin at aalisin natin yung alikabok ng saging. At kung mayroon kayong baking pan na round, kagaya ng ginagawa ko, minamarkahan natin ang gilid para ito ikakat natin o gugupitin natin na siyang magiging sapin o underliner ng aking baking tray. Ganito lang naman ang paraan para sa ganun makagawa tayo ng underliner na sapin ng ating inangit. Lalagyan natin ito ng cooking oil, pwedeng lard, shortening, o kaya ay butter o margarine. Isasapin natin yung mga pira-piraso na dahon ng saging para hindi siya nasusunog. At pag nailagay na, ay dapat nating ilagay itong malaking dahon ng saging. Gumamit ako ng 1 kilong balangkit o 1,000 grams. Kailangan ito ihugasan natin ng 3 beses para malinis ng husto yung glutinous rice. Ilalagay natin yung colander, isasala natin dito para ma-drain natin at maialis ang tubig. Pagkatapos nating masala, idiretso na natin ito sa ating kawali. Maglalagay tayo ng butas sa gitna. Ilalagay muna natin yung 3 tasa na kakanggata ng niyog. Isusunod dito, ilagay natin yung asin. Susundan nito ng asukal. Kailangan haluin natin hanggang sa matunaw ang asukal at ang asin. Haluin ho natin hanggang sa mag-incorporate lahat ng ingredient at patagi natin yung ibabaw. Ire-rest natin siya ng 10 minuto para mababat ang husto ang malagkit at madali itong lutuin. And after 10 minutes, pwede na siyang iluto. Kailangan natin nito ay medium heat, mahina ang apoy, at laging hahaluin para hindi nagtututong yung ilalim. At siya nga pala, for baking and cooking videos, don't forget to subscribe to my channel, Trebrand TV, The Baking and Cooking Channel. Tuloy-tuloy natin itong hahaluin para may iwasang magtutong ang ilalim at ilalagay natin yung huling tasa ng coconut milk. Haluin natin ito. At dapat ang luto ay half cook lang dahil niluluto natin ito sa may sapin na dahon ng saging. Ang pagluluto po nito ay umaabot ng 10 to 15 minutes bago natin isalang dito sa baking pan na may sapin na dahon ng saging. Ilalagay na natin at kailangan natin itong iluto. Ang pagluluto dito ay umaabot ng 30 minutes yung unang pisingin ng ating inangit kasi babaligtad rin pa ito eh. Kasi pagluto na ito, pag binaligtad natin,
mga 10 to 15 minutes na lang yung kabilang pisngi. Ipapatag natin yung ibabaw at lalagyan natin yun sa pinadahon ng saging. At pagtas nun, lagyan ang maliliit na pira-pirasong dahon ng saging para pag binaligtad natin ay hindi masunog gaano yung ilalim itong ating inangit. Takpan na natin ito ng baking tray at maghintay tayo mula 30 hanggang 40 minutes. At titingnan natin ngayon kung luto na, alisin natin yung sa pinadahon ng saging. At kapag wala na yung hilaw-hilaw sa ibabaw, ito'y luto na. Kailangan na natin itong baligtarin at iluluto yung kabilang pisngi. Ang pagluluto rito ay tatagal lang ng 10 to 15 minutes kasi luto na siya. Ayan, yung ilalim niya medyo kulay brown. Inangit. A Filipino delicacy known as kakanin or a side snack served with salabat or ginger ale. But for some Filipinos, they prepared ghost dish inangit for coffee and other hot or cold beverages, complementing the local taste of authenticity. The inangit is done. Let's now remove the cover, including the dry leaves of bananas. And then cut, slice like a cake. Inangit is a Filipino native delicacy. Paboritong paborito ito at kilalang kilala mula norte hanggang central Luzon. Bubudburan natin ito ng grated coconut. Susundan ito ng budbud nyo. Meron akong video tungkol dito. Pakirefer na lang natin. Ito pong budbud nyo ay ibubusa natin sa kawali na lalagyan ng brown asukal. Ayan talaga, ang inangit ay dapat medyo crispy yung magkabilang pisngi at ang loob naman ay medyo makunat, sticky at saka malambot siya. Wow! Inangit sa gata. I hope you like watching my video and thank you very much.